Thank you, Lord, this afternoon to be with our brothers and sisters dito sa Batangas. So galing po tayong Lipa kanina, nasa Bawan po tayo. At katulad kahapon, meron po tayong mga quick stops para po tulungan ang ating mga frontliners at kausapin mga kapitan. Pero sinurprise po ako ng grupo ng ating mga kapatid, ating mga pastor at pastora. Magandang hapon po sa inyo. Hindi natatapos ang gawain ng Panginoon. Amen. Ayan po. Ayan. So, nagkwekwentuhan po kami sa dami na kailangang gawin. At alam nyo po, mas madali talagang abutin ang ating mga kababayan pagka grassroots. And if we can also do it, not only through our barangays, but through our churches, ang ating po mga ministro, mga imam, mga pastor, doble, triple po ang bilis ng pag-aabot po ng ating hindi lang ayuda, pero yung mga pangangailangan, katulad po ng mentally po, minsan may kailangan lang kausap yung iba nating kababayan kasi nga sa laki ng mga problemang hinaharap. But alam din po natin sa Pilipinas, hindi ganun ka-automatic kumontak sa mga ahensya para sa tulong. So kailangan natin ng mga community leaders, no? At sa Tagig po, isa po namin naging pundasyon, isa po namin naging halige ay ang aming mga religious leaders, lalong-lalo po ang aming mga pastor, pare, imam, no? So I'm trying also to reach out to our brothers and sisters in Christ na, you know, to have that kind of unity in purpose at saka sa prinsipyo, no? Hindi sa politika, po hindi sa hindi tayo magkaisa, pero kanya-kanya din pong analysis, but sa core beliefs and sa core values sa ating lipunan, siguro naman magkakasundo po tayo, no? So puntahan po natin ang kapitan. So kung kanina mga pastor, Anghel naman po to, kasi ang pangalan po niya ay si Kapitan Anghel. Kasama po si Congressman Rani Abu. Nandito tayo sa Barangay Manginaw 1. Ano? Kap, magandang hapon sa iyo. Kap, gaano kahirap maging frontliner sa panahon ng pandemya? So bago magka-pandemya, mahirap na maging kapitan, 'di ba? Kasi kayo ang unang kinakatok. Pero itong pandemya, parang sabay-sabay ang problema. So yun ang narinig nyo naman po, unang reaction ni kapitan, pati yung obligasyon niya sa pamilya niya. So kahit yung pamilya niya kailangan unawain na kailangan siya ng tao, no? So anong pinaka-kailangan po ng ating mga kabarangay? Sana automatic, no, Kap? Basta't na-quarantine kasi close contact o kaya lalo yung nag-positive, may ayuda yung pamilya para hindi na kailangan lumabas, no? Sige po, tulong po kami, no, Kong. Tulong tayo para hindi man natin magawa nationwide dun sa mga nasasakupan natin. Lalo po ay ang anak ni Kong Rani, si Dr. Reyna, ay isang doktora na ang malasakit talaga sa may sakit, ibang klase, di ba? So Kap, anong advice mo sa mga kapwa mong barangay captain na medyo akala natin pare-pareho, di ba? Baka 6 months lang, 1 taon yung pandemya, ngayon tumatagal, hindi natin kita ang ending nito kung kailan, pero hindi naman tayo pwedeng sumuko, di ba? So ano pwede mong i-advise lalo po dun sa mga first term pa lang nakapitan na parang napasubo? Pero eto, pandemya, kaya kailangan magtulong-tulong. Huwag masisiraan ang loob, tuloy lang po ang laban. At pinasok natin ito, obligasyon natin, at kabulutuan ang ating mga kabarangay. Kaya tuloy-tuloy lang ang laban. Mahalalampasan natin ito. Ayan. Ayan, ang ganda ng advice ni Kapitan, ha? Huwag masisiraan ng loob, tuloy ang laban. Translation, siraan ang kalaban. Ay, hindi, biro lang po. Huwag masisiraan ng loob. Okay? Nagpapatawa lang po ako kasi baka nakakatulog na po kayong mga sa Facebook family ko po. May kasama din tayong konsyal. Nasaan si konsyal? Ito na sa likod ko. Konsyal Basilan po. Konsyal Basilan po. Konsyal, kamusta po kayo? Okay naman po.
Welcome po sa aming barangay, sa aming kumbaya, sa bayan ng Bawan, sa pamumuno po ni Mayor Ryan Dunor. Si Consel Basilag po, dati kong barangay captain dito, and Premier Consel po sa bayan ng Bawan. Kasi po ganitong pandemya, marami po salamat sa inyo at hindi po kayo nagdalawang isip na bisitahin po ang aming bayan, lalo na po ang barangay. Actually, yun ang itatanong ko nga sa Consel, di ba? Usually po, pagka let's say Councilor's Week o kaya po yan, magpapasko, so talagang puntahan kayo mga konsyal. Pero ngayon nag-pandemic, eh wala kayong magawa, talagang lahat ng matakbuhan ng tao, pinupuntahan talaga, no? So gaano kahirap itong almost last 2 years na maging isang konsyal during the time ng pandemic? Personally po, sa present pong officialis po ng ating nabayan na po, kasi po puno po ng Mayor Ryan Dulor at saka po ni Vice Goji, kasama po ng mga konsehal. So shout out kay Mayor at kay Vice at sa buong city officials. Sila naman po talaga ay very supportive sa ating pong mga local officials, sa ating pong mga barangay officials, sa 4 na pong supportive barangays po ng Bayan ng Bawan. At ang alam ko po talaga, kahit po noong pumutok po ang Bulkan Taal at sumunod po itong pandemya po, ay talagang ang pamahalang bayan po talaga ay all out support po sa pangangailangan po ng ating mamamayan. So sobrang nakakatulong pagka nagkakaisa, eh, no? Supo-suporta. Kasi kung medyo ang hirap na nga at lahat nangangailangan tulong tapos magkakalaban pa, medyo nakaka-discarrel ng diskarte, eh, no? Kaya po yung maganda pong relasyon ng mamamayan at saka po ng pamahalang bayan at ang ating pong butihing congressman, Kuya Rene Abo po, ay nagiging maganda po ang takbo at ang dali ng servisyo po dito po sa nanuwigan ng Batangas. Pero definitely nakatulong sa iyo bilang konsyal na galing ka sa pagkakapitan. Ako po, opo naman. Kasi ako po ay mahigit pong 14 taon na nagpulang po dito bilang barangay captain at naging primera konsyal. Ngayon nga po yung magbabalik bilang konsyal sa Team Dulor po. At nakita ko po naman talaga na malaki pong bagay na nag-umpisa po tayo sa level po ng barangay dahil tayo po ay nagtatrabaho ng 24/7. Pinakamahirap po ang trabaho ng ating mga barangay official. Naramdaman. Ayan po ha. May kakumpetensya ang 7-11 dito na 24/7 din ha. Si Konsehal Basilan. Ayan. Marami salamat po Sir Dr. Cayetano. At sa inyo po may bahay kay dati pong ngayon ang Tagig. Papabatiin nga natin. Kasama ko ang mga Batanggenyo dahil itong si Boss Rani hinahangaan ko dahil sa talagang grabe yung passion niya na magsilbi at okay. Namana nung mga kapitan at ng mga konsehal. Masaya-masaya po ako nakasama kayo ngayon. Ako naman po, etong kaibigan ko, grabe magbantay sa basketball yan. Okay, grabe yan, magaling yan sa depensa. Pero talo yan ng asawa ko. Tignan mo naman magbantay. Ayan, no, di ba? O, kita nyo. Bantay sarado. Pero masarap, katulad ng sinabi ko, konsehal, iba yung ano eh, may partner ka, di ba, yung sa tulong-tulong. So, Kapitan, thank you sa pag-welcome sa amin. Pasensya na, medyo last minute po ang sabi namin kay Rani kasi may konting oras kami. Senator, may surprise. Hindi na naman dapat kayo manipresa sa amin. Eh. May surprise din sa inyo, ang Barangay Manginaw Uno. Oh. Pangulo, Kapitan, anong surprise ninyo? Happy birthday! Bye! Pakinipang ko, wala lang kakain ito. So, ganun na lang, di ba? Pero ang wish ko talaga po yung ating mga kababayan na wala talagang malapit. Magkaroon tayo ng sistema na, di ba, walang naiiwanan talaga, nalalapitan talaga. Okay, pwede po. Bawal ho mag-ihip ng cake sa panahon ng pandemic kasi pag inihipang po to, ako lang pwedeng kumain nito. Ah, ay gusto ko i-share. So, ayan po. Inaabangan po ng angels ni Pangulo. Ayan po. Tsaka ang tsokolate pampasaya, di ba? At medyo low down gas. Sir, ito, nanonood po ang ating aking po kumari. May bahay niyo po. Mare, Mare Belinda. Hello po. Ay, kumusta kayo? Una, naharangan kayo eh. Wife ko po, Lani. Hey po. I-Facebook ko po ha. Gusto ko lang pakita sa inyo mga kababayan. No? Simple lang po. Pero nilagyan po ng plastic yung buong harap. Tapos ganyan lang pagbibili. So, ang punto ko naman po, the safer for everyone, the better. Diba? So, nakakatulong ka sa hanap buhay.
pero at the same time po, you're keeping each other safe. So sana po, lalong magkapondo yung DTI at iba pang mga ahensya na sa barangay affairs din po, siguro sa DLG pwede rin, na lahat ng small businesses po mabigyan ng konting ayuda para po ma-COVID-proof nila ang kanilang mga negosyo. Thank you po. Okay, so see you in a few minutes, no? Maaga po yung ating 10,000 pag-asa ngayon. Doon po natin gagawin. Sa HQ mo ba? So, sa San Pascual po tayo maya-maya. May coffee shop po doon si Rani, kaya tingin ko may 10 minutes. Nilagay kasi sa schedule ko, 45 minutes rest. Kaya sabi ko, baka pwedeng magsupresa kaya sa buwan. Sabi ko, kaya ko na kasi mag-rest ng 15 minutes. At yung kape mo, mapapatatlo ko kung 45 minutes eh. Pang 15 minutes lang, no? So, Kap, thank you ng marami sa inyo. Hindi ko makakalimutan. Last year ko kasi as 50 years old. So, next year, 49 na ulit ako. 48 pa, balik na. Konti lang po yung Kap, pero pang-recognize lang sa mga frontliners, ha? Rani, see you later. Konsyal, thank you very much. Ha? All the best sa inyo at sa ating ano. So, dun po sa mga pwedeng tumulong, lahat po ng tulong ay welcome. Yung gusto magbigay po ng cash, may 10,000 ayuda, meron 3-5 po sa mga sari-sari store. Yung pong gusto magbigay ng pagkain, pwede po natin ipack at ibigay sa nangangailangan. Yung pong gusto magbigay ng extra nilang cellphone o tablet, kailangan po ng mga bata yon. Yung pong ayaw ng cash pero gusto pong makatulong, let's say phone card, para po meron pong load para sa internet po ang ating pong mga kababayan, whether sa online selling or sa ano, no? But even your talents po. Halimbawa po, kung teacher po kayo o medyo madunong at pwede kayong mag-tutor, whether online or sa kapitbahay nyo, sa pamangkin, sa apo, sa anak, no, sa pinsan, this will be a very big help. And I just like to remind everyone, sasabihin ko sanang smile lang, eh. Kaya lang nakamask tayo, eh. So hindi mo makikita yung smile. But minsan, yung mag-wave ka lang, kamustahin mo lang kababayan mo, hindi mo alam, baka mabigat ang problema niya, pero baka maibsan yon sa simpleng makita niya na may nagmamahal sa kanya. So God bless you, see you in a while.